Magandang araw mga kaibigan from Bataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac, and our YouTube channel subscribers, sa amin pong mga viewers. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen, no? Yung pong mga subscribers namin na nagustuhan yung aming pancit gisado recipe, this one is for you also because guaranteed. Guaranteed, no? Kung nagustuhan nyo yun, mas magugustuhan ninyo, no? Because today, Mrs. G will share with us sotanghon recipe. Yes, pancit sotanghon. Oo, hindi ho yung soup. Pancit po siya, pero sotanghon, diba? Medyo kakaiba, pero napakasarap. So, stand by, magbabalik po kami. Magandang araw po, mga viewers. So, ang lulutuin ko po ngayon ay yung sotanghon. Napakasimple pong recipe ito. Wala siyang masyadong maraming sahog. But I tell you, I know, papatok sa inyo. Masarap pong kainin sa merienda ito, na may kasamang puto. Pero kami, minsan, pati sa bahay, inuulam namin kasama yung iba naming pagkain sa kakanin. So, the first step, I will hit my kawali. Swirl po natin. And then while I'm heating the oil, meanwhile, meron na po akong tubig nakahanda rito para sa carrots. Diba, blanch ko pong mabilis lang yung carrots natin. I just want to have the carrots yung kulay na maganda. And also, now, I'm going to soak my sotanghon. Sandali lang po ang pagbabad ng sotanghon, ha. Huwag niyong bababara ng matagal. Just enough time, mga 5 minutes lang, para magupit niyo, kasi mahirap pong gupitin ngayon ito. Patigas. So, ibababad ko lang sandali para magupit. But it has to be submerged. Tap water lang po ito. Fully in water. Natin yung apoy. Hindi pa ako tapos dito. So, after about 5 minutes or after pag tinignan ko, pwede nang gupitin sa gunting. Tama na yun. Lubog na lubog sa dapat sa tubig. Huwag niyong pababayaan mababad ng matagal, ha? There are different kinds of sotanghon in the market. Yung iba po maganda, yung iba hindi ganun kanong kagandahan. Pagka hindi kasi maganda, lumalabsa yung sotanghon. So, try ko. Hindi pa. So, meanwhile, piprito ko na yung ahim bawang. Ito ang hindi mo rin pwedeng iwanan pag nagluluto ka. Nasusunog agad. Low fire lang, ha.
And I'll check my water. Pag kumukulo na ito, lapit na. Lulubog ko lang yung aking ano, carrots and then sabay ahon. Para maganda ang kulay. So I'll check this. Pag pwede nang gupitin. Okay, kaya na. De-drain ko na po ito niyan pagkagupit. Kasi masyadong mahirap, medyo mahirap haluin pagkadok-dok na yan. Pag maganda po ang pagkaka-brown nito, ito yung binubudbud ko sa ibabaw, kaso medyo malalaki yung ibang bawang eh. So, siguro yung ating water, pwede na ito sa carrots. Mainit na eh. I'll just blanch this quickly. Para gumanda yung kulay. And then after that, parang hinugasan ko lang. Iaahon ko na agad. May asin nga pala po yung water. This is salted water. I'll go back to my garlic. To separate kasi may tendency yung magdikit-dikit pag hindi pa naprito talaga. Meron na pong portion ng mga na-fry. Talagay ko na siya sa side. Yung malalaking ano kasi, piraso. O, pwede ko nang alisin lahat to. Kasi masusunog na yung maliit. Hindi pantay-pantay kasi ang ano eh, yung pagkaka-slice. So this will flavor the oil na napakasarap po sa sotanghon ng mabawang. And I will now add yung panggisa natin talaga. Yung konting garlic. Tapos, since the oil is already hot, at meron pa yung konting pira-pirasong bawang dito na baka masunog, after na naamoy ko na yung bawang, na ibig sabihin naluluto na siya, I will add this. Si sibuyas Tagalog. And then I will add the kasubha. Dito po yung tinatawag nilang local nating ano. Makikita nyo sa supermarket, local saffron. Kasi pangkulay siya. It will give an orange color to your sotanghon. I like to soak this a little bit in water
And then drain. Pwede nyo isok din dito sa tubig, tapos salain nyo lang. Kung ayaw nyo yung kanyang ano, yung parang strands. But I add it na lang. Hindi ko inaalis. So. Pakasan natin yung apoy. Then I'll add the pepper and the patis. Antayin lang natin lumalanta ng konti ito. Pag nilagay ko yung patis, medyo mangangamoy po kami lahat patis dito pagkatapos naming mag-demo. Pero ito po ang buhay ng sotanghon nyo. This is the flavor that you will want to taste when you eat sotanghon. Now, I will add the oops. I will add the patis. And let it boil. Yan ang hindi masarap ang amoy na masarap kainin. Hanggang sa likod, kuha yan. Kuha ang amoy niyan. Kung meron kayong kitchen sa labas ng bahay, doon kayo magluto ng sotanghon. Kasi mag-aamoy po ng sotanghon, ultimo yung ano nyo, ultimo yung sala nyo. So, stir ko na. Nagbo-boil na siya. Then, I will add the tengang daga. Sarap ng amoy. Plastic carrots. Yung tengang daga po, kailangan nakababad ng matagal sa water ito, ha. Tawa ng tawa yung mga helper ko pag sinabi ko, bili ka nga ng tengang daga. I don't know why. Maybe pamukha ng tenga nga ng daga ito. Kaya siguro tinawag na ganyan. But these are mushrooms. The variety of mushrooms. Wood ears. So, ito yung ating pang budbud sa ibabaw. This one also. Yung iba niyan, ipang bubudbud ko sa ibabaw pag sa plating. Pag kinain mo itong tengang dagang ito, yung malagutok. Sabi ko, lalagutok lang, sabi ng ano. Then I'll add a little green pepper here. Green pepper onions. Pangkulay. Mix ko lang ng konti. Pag nag-a-add kayo ng ganyan sa ibabaw ng mga pansit ninyo, make sure na tuyong-tuyong-tuyong-tuyo. Or else, mapapanis ko yung pansit nyo. So, this is now done. I will have to transfer this to another bowl dahil lulutuin ko na yung sotanghon. I do this, I prepare the ingredients at 11:30 po. Umpisaan ko ng iluto.
12 o'clock po luto ito. Basta nakahanda lahat. At wala akong ginamit na manok, wala akong ginamit na hipon, pwede kayong maglagay, hibe, kung anong gusto nyo ilagay. But sa bahay po, yung pang-araw-araw namin, ito lang ang nakasahog. And I guarantee this is masarap. Hindi ko makuha yung iba. So again, I will wash. Tapos i-add ko siya rito. So this is the second time na mag-a-add ako ng kasubha. The first part, nilagyan ko ng kulay yung ating vegetables. The second part now, for the sotanghon. I'll add, if you have chicken broth, you don't need this. Kaya lang, wala po kaming chicken broth, kaya isang cube yan. And then I'll add the water. Saka yung oil pala. Para hindi magdikit-dikit mamaya. Turn on the heat. And then add the 5 cups of water or chicken broth if you have. Cover the pot, bring the water to a boil. Siguro mga 5 minutes na lang po. Ito na yung ating gulay at saka yung tengang daga. Walang hipon, walang manok. Ito yung ating bawang. Ito yung aking sibuyas na mura. I already added some here. Pero tapos pagka malapit na pong maluto yung sotanghon, mag-a-add pa rin akong konti. Para merong buhay ang itsura. Now we will check kung kumukulo na. Oh yes, now boiling. It's time to add, the sotanghon. So, soak muna natin siya. You may want to cover this para mabilis. So, cover natin para mabilis. Kasi, nababad na po siya ng just until pwede siyang putulin. Yun ang ano ko. I cannot give you the time because you may be using another brand different from mine. So, yun na lang ang ginamit kong guide sa inyo. Pag pwede nyo nang babad nyo sa tubig, pag pwede nyo nang putulin, yun na yun. Drain nyo na. So, I want to taste. Hindi man po ako nag-a-add dito ng additional na asin. Now, if you want your gulay to be on the soft side, you can add your gulay now to the sotanghon. Kung gusto nyo medyo malutong-lutong ng konti, mamaya pang ang konti pag medyo talagang halos na-absorb na niya yung tubig. Konti na lang. Konti na lang yung ating tubig. And as the sotanghon cools, sinisip-sip pa po niya yung ibang liquid. So, stir ko na ha. Malapit na to. Kasi yung kulay, yung kasubha, iwalay pa yung iba. So, ang buhay ng sotanghon na ito depende sa klase ng sotanghon na gagamitin nyo at saka yung patis.
Now, I'm going to add the gulay. And I will use the tinidor, two tinidor, to mix this. So as it cools, mamamaga pa po yung noodles na yan. I-absorb niya lahat yung tubig. So you have to measure the water that you add. It's always easier, it's always wiser to add more water rather than to put a lot of water tapos magiging, pwede naman. So tanghon soup ang labas ng nilutuin nyo. Oh, wala na! Wala na yung aking tubig. Now I will add na the rest. Ayaw ko kasing hilaw siyang ilalagay. Gusto ko mas kipapano na luto. Oh, tapos na po yung sotanghon natin. Ganyan lang siya, kadaling gawin at subgawin niyo po at gagarantsahan ni Mrs. Galang. Masarap ito. That our sotanghon will plate some later pag nandiyan na si Ethel. Ayan. Ito na po ang aming pancit sotanghon, no? Na madalas pagkamalang chapchi pag sinaserve namin. Look, you could see how simple yung ingredients. Oh no? Yes, very simple. Wala siyang meat. Pero I assure you, you will not miss the meat. In fact, hindi ko kailangan lagyan ng meat. Napaka... Yung lang noodles niya, napakasarap na. Kagaya nung tinuro ni Mrs. G nun sa pancit gisado, no? Ang secret ng masarap na noodle dish, yung lasa ng noodle na pumapasok. So ito yun, my goodness, you should, hindi nyo ho ma-appreciate ng todo kung hindi ninyo susubukan. So I hope you try this. Masarap siya with, masarap. Pandesal! I-toast din yun. Alam mo, paano mo naisip gawin yan? Mm-hmm. Ang dami kong ganyan. Kaya daga. Sabi ko, mamabulok na ito. Wala akong magawa. Hindi naman siya pwede sa pancit gisado, sabi ko. Eh, ang dami kong sotanghon dun sa ano. Gumawa ako. Ito na. So, ganyan hindi mo sabihin, invento mo lang ito? Oh, yes, of course. Okay, so try. Of course. Try, napakasarap kasi po. Kasi yung ordinary sotanghon, maraming sahog. Mm-hmm. Eh, ito wala. At saka sabaw, di ba? At saka, ito lang marami ako. Okay. So, sa bahay. Yun na yung, at yung... Para yung carrot, di naman ako nawawala ng carrot sa rep. Yan po ang hinuhuli ko dito, tingkakain kami nito, yung tengang daga. At yung mga bisita din namin, gustong gusto ito. Hindi nila malam, ano to, Mrs. G? Ito po yun, pancit sotanghon. Sana po subukan ninyo. I am sure you will like it. I'm sure. Kung nagustuhan ho ninyo yung pancit gisado, mas magugustuhan nyo ito. So for your questions, comments, and suggestions, just leave us a message sa amin pong Facebook page, facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. And our older episodes, kagaya po sinabi ko kanina, yung pancit gisado recipe namin na naka-upload sa YouTube, tapos panoorin po ninyo pagkatapos, and you will see ang a difference, no? Ang aming YouTube channel po is Mrs. Galang's Kitchen. And sana po, subukan ninyo itong recipe namin for today. I'm sure you will like it. And maraming salamat. You will like it very much. Okay. Maraming salamat po. Thank you.